Hello mga bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko na mainam na magpausok po tayo upang sa ganun ay mawala ako naman ng mga kamalasan na yan sa ating pong buhay. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang perpektong kombinasyon pa upang sa ganun ay yung usok nito ay mawala ako naman ng mga kamalasan na mga pinagdadaanan po natin at instead na kamalasan ay panay kaswertehan po ang mapapasatin. Kayo po ba ay naniniwala sa mga gato mga pamamaraan? Ay siya kung kayo po naniniwala sa mga gato mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Ngayong taon ng 2020 ay napakarami mga pagsubok na pinagdaanan. Alam niyo po ba mga bossing na marami rin ako mga bossing na bagamat marami mga pagsubok na pinagdaanan ngayong 2020 ay hindi nila naranasan ang mga pagsubok na yan mga bossing. Yung iba mga na-promote, yung iba nagkaroon ng sariling negosyo na dito ay nagtagumpay, nakapagpundar na sarili nilang bahay, ganun din po sariling negosyo at ganun din po yung magarang sasakyan. Ito po ay isa sa mga nakausap ko na talaga namang nung nagkasalubong po kami ay talagang napaiyak. Talaga ako ay napaiyak din ng mga panahon na yan kasi relate na relate ako sa mga kinukwento po niya ni Makain po ay wala. Talaga namang naghahanap sila kung sino yung tumulong sa kanila pero naumay din yung mga taong tumulong kasi gano'n naman po talaga mga bossing. Halimbawa, may natulong sa inyo ngayon. Hindi po yan habang buhay na tutulong sa inyo. Kayo lang po mismo ang tatayo po sa inyo po mga paa. At yan po mga bossing, kumbaga kayo mismo ang gagawa ng mga pamamaraan upang sa gano'n makamit ninyo ang mga pangarap po ninyo at makatayo kayo sa sarili po ninyo mga paa. Kasi hindi po yan habang buhay na tutulong. Baga matutulungan ka ngayon, hindi yan mo lifetime. Kaya kayo lang po talaga mga bossing. Ngayon po mga bossing, kumbaga siya po hindi niya alam kung kanino siya lalapit dahil parang halos lahat doon po yung nalapitan niya na kagaya-kagaya na nangyari nga po sa akin mga bossing. Ngayon po mga bossing ay dahil sa napanood daw niya ating pong video ay agad-agad niya po itong ginawa. Ito po yung mga proven na mga daon ng Laurel. Ngayon po mga bossing, ako po yung may isishare pa sa inyo na maganda na subukan niyo po itong gawin. Pero halimbawa natapos niyo po yung aking video kasi napakadami ko po mga isinishare sa inyo mga bossing. Ngayon po, nasa inyo na lamang po ito kung ano po yung gagawin po ninyo kasi tunay naman na napakarami po talaga mga iba't ibang mga pamamaraan para mawala ang mga kamalasan natin. Kaya walang dahilan para magtagal sa atin ang kamalasan. Dahil kumbaga ang dami-dami po mga iba't ibang mga pamamaraan kung kayo po'y naniniwala sa ganito mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing, ganito po. Kayo po ay bumili ng daon ng Laurel. Ayan, daon ng Laurel from Nanay's Best is the Best. At ganoon din po sa Danya Shop. I-research nyo lamang mga bossing. Napakadami na kanila mga iba't ibang mga produkto. Magtanong lamang po kayo sa kanila. Ngayon po mga bossing, daon ng Laurel, mas mainam, may mga durog. Ngayon, daon ng Laurel, tapos sasabayan po natin ito ng 3 kutsara na paminta at 3 kutsara na asin or kaya 1 kutsarang asin. I-mix nyo po yan sa isang mangkukan mga bossing. Pwede nyo po itong ilagay sa inyo pong main door. Pagkatapos sa December 26 hanggang 30, pwede nyo po siyang sunugin. Pero mga bossing, pwede naman sa panahon ngayon, pwede na kayong magsunog. Upang sa ganon, yung pagsusunog nyo yan, perfectong kombinasyon po yan para lahat ng mga kamalasan na pinagdadaanan ninyo ay ma-reverse. Instead na kamalasan ay panay kaswerte na napapa sa inyo. Halimbawa, sa isa lang sa miyembro ng pamilya, laging may mga karamdaman. Halimbawa, meron akong bossing na paikot-ikot lamang po yung karamdaman sa kanila. Halimbawa, nagsimula sa tatay kasi nagtatrabaho si tatay, umuwi. Pag-uwi sa kanila, yung si Bunso nahawahan. Gumaling si tatay, si Bunso naman, sumunod si ate, umiikot lamang po sa kanila. Ganun daw po, parang yung buhay nila ay umiikot lang sa ganun, na instead na makapundar, syempre, instead na ikakain, madadagdag na lang sa pambili ng gamot. Mahirap po talaga ang ganyang sitwasyon. Ngayon po mga bossing, maaaring maraming mga negatibo sa loob ng inyong tahanan na siya nagiging dahilan ng kung bakit po laging may mga ganong mga pangyayari. Mainam, magtaboy po tayo ng mga ganyang sitwasyon. Huwag niyo po yang i-welcome ng i-welcome sa inyo. Itaboy po natin siya. Ganon din po ang paglalagay ng halaman sa may main door po ninyo. Mainam sa may main door mga bossing kasi doon napasok, doon naglalabas-masok. Halimbawa, yung may dumating na tao,
Yung dumating na tao, hindi natin nakikita, may nakakubabang pala ditong negatibo. Pumasok sa loob ng inyong tahanan. Pero once na marami kang pangontra, doon pa lamang po sa main door po ninyo, doon pa lamang ay harang na po siya. Ang mga tunay na halaman, mga bossing, lalo na sa may main door, ay yan po'y nag-aalis ng mga negatibong enerhiya. Kaya kailangan meron tayong mga halaman na tunay sa may main door po natin. Ayan. Dito po sa amin, yun ang pinaka-mayor ko. Meron po akong halaman sa may main door. At yan po, isa sa mga paboritong mga halaman. Mga swerteng halaman. Pero lahat naman po yan ay swerte. Kaya lang po, may mga pwestong dapat dito sa may harapan, meron dito sa gilid, at meron din sa panlikod. Lahat swerte ang halaman. Kaya lang po, may iba't iba silang pwesto na dapat. Yung mga naluha, yung kagaya ng sinasabing naluha, yung mga may dakta, negative po yan sa harapan. Ganoon din po yung mga may tinik, negative din po yan. Negative din po yung kalalaking puno, lalo-lalo na ang mangga, sa harapan ng inyong tahanan. Ako mga bossing, negative din po yan. Putulin nyo po yan kasi yan po yung nagbibigay lilim. Dapat po yung sinag ng araw ay nakakapasok sa loob ng ating tahanan. Yan po, kinakanlungan po kayo niyan. Alam nyo po ba, negative yan kapag nakakanlungan ng malalaking punong kahoy ang inyong pong tahanan. Kaya kailangan, yun nga po yung mga halaman na tinatanim natin sa harapan ng ating tahanan, hindi yung naglalalaki. Kailangan ititrim nyo po yan. Pag po yan eh, nakanlungan na yung harapan ng inyong tahanan, negative po yan. Kaya kailangan mga bossing ay alam natin yung mga ganyang sitwasyon kung naniniwala kayo. Pero kung hindi po kayo naniniwala, ay wala naman po itong sapilitan. Kumbagay, nasa inyo po yan. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Ngayon po mga bossing ay magpausok po kayo or kaya ilagay nyo sa harapan ng inyong main door itong aking sinasabi po, itong durog na dahon ng laurel. Ganun din po ang tatlong kutsarang paminta na buo. Na buo ha. Huwag po yung durog kasi yung durog nakasingaw na ang aroma po niyan. Kumbagay, parang pulbus or buhangin na lamang po yan eh. Kung may maaamoy ka, eh hindi ganun katindi kung ikukumpara doon sa mga bilog na paminta na ikaw mismo dudurog na napakabango or kaya masyadong masangsang yung amoy. Kaya mas mainam yung bilog-bilog na paminta. Tapos, mga tatlong kutsarang asin din or kaya isang kutsarang asin. Depende po sa dami ng asin ninyo. Pero mga bossing ha, huwag na huwag niyo pong kakalimutan na magdami po tayo ng asin sa pagsalubong ng 2021. Para yung mga pagsubok natin yan, mawala na po yan. Obserbahan nyo mga bossing. Gawin nyo lamang po ito ngayon 2021 mga bossing. At obserbahan nyo po, magaganap sa inyo pong buhay. Basta dagdagan ng sipag at syaga at pinakamayor ang nakatunghay sa atin, ang gabay natin ay ang mahal na Panginoon. Itong pampaswerte natin ay sangkap lamang. Upang sa ganun ay very smooth natin makamtan ang swerte. Mga bossing ha, baka po umasa na lang po kayo lahat po dito. Eh wala pong ganun. Kailangan may tatlo po tayo na kagaya na aking nababanggit. Panalangin sa mahal na Panginoon, sipag at syaga at pampaswerte. Ewan ko na lamang kung hindi very smooth ninyong makamtan ang swerte ngayon darating na 2021. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing, good luck po sa ating lahat. Salamat po.